Nag-isa sa pagdinig ng Senado ang pharmaceutical company na inaakusahang sangkot sa multi-level marketing o nagre-recruit sa mga doktor na ibenta ang kanilang mga gamot. Nagbabala naman ang Health Department na maaaring makasuha ng mga doktor na mapapatunay ang sangkot sa scheme. Si Daniel Manalastas sa detalye. Sa pag-arap sa Senate Committee on Health ng isang pharmaceutical company na naharap sa ilang aligasyon na umano'y paikipagsabuatan sa mga doktor, sinagot nila ang mga paratang at iginiit na sumusunod sila sa batas. In recent days, our company has been found itself ensnared in a web of misinformation propagated through various media channels. I stand before this August Assembly to vehemently refute these baseless allegations. Inusisa naman ng mga senador kung nagbibigay ba ng insentibo ang pharma company sa mga doktor. Are you giving out incentives? We are giving incentives and shall I say support to our doctors who for them to include us as a brand for their generic prescriptions. All right. What kind of incentives, we doctor? Give them continuing medical educations locally and abroad. Trips abroad? Yes po. Nagbibigay kayo? Yes po. Kotse? Hindi po. Cash? Hindi po. Pera? Wala? Hindi po. Hindi po. Ha? Hindi po. Relos? Nagbigay kami ng watches sa... Rolex? No, not Rolex po. Kawawa naman yung mga doktor kasi nakaka-afford talaga ito bumili. Mas magaganda pa yung masasakyan nila sa atin eh. Laki ng kita nito. Yun ang gusto nating maklaro. Natanong ngayon ang Department of Health kung ethical ba ito. Sabi ng DOH, dapat ito raw ay deklarado. It is not disclosed. So this request to pharma industry for educational grant like attending a conference, national or international, should be reported to the FDA based on the Mexico principles. If they do not report it, then it is unethical and probably even illegal. So nireport niyo ba yon, Dr. Mr. Go? If I may... Napakisagot lang po, nireport niyo ba yon? Kasi yeah, we are already partially complying with this. If the charges or accusations are true, the RA-2382 contains a provision that violation of the code of ethics for the medical profession is one of the grounds for reprimand, suspension. Ayon pa sa DOH, lumagda ang Pilipinas sa isang Mexico at Kuala Lumpur principle na isang international code of ethics kung saan nakasaad dito na bawal ang pagtanggap ng labis na regalo. May batas din daw tayo laban sa graft. So, Mr. Chair, ang gagamitin nating mga penalty ay kung ano yung allowed by law. Which is 2,000 pesos. Merong suspension at may revocation. Kung ganito ko exorbitant yung regalo, millions of pesos, siguro naman pwede ang revocation dyan. Bawal din po kasi sa mga doktor ang magbigay ng reseta at dun mo bilhin yung gamot sa kanyang clinic. Tanong pa ni Estrada sa nasabing pharma company. Pinipilit ba ng partner doctors nyo ang patients nila, gamot nyo lang ang bilhin? Hindi po. You yourself admitted that there is already a conflict of interest. Yes. By a doctor, by yourself, prescribing a medicine that is manufactured or whatever by your own company. Yes, and this is remedied po by disclosure. You have to disclose. Tinanggi rin ng nasabing pharma company ang mga alegasyon tulad ng pagbibigay ng malaking komisyon sa mga doktor. Layunin ng kanilang kumpanya na makapagbigay ng abot kaya at dekalidad na gamot para sa hypertension, diabetes at coronary disease. Nilinaw naman ang mga senador na hindi nila nilalahat ang mga doktor. Nais din nilang bumalangkas ng panukalang batas para sa mga ganitong uri ng kontrobersiya. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.